6 na buwan na ang nakakalipas simula nung naging isa ako sa mga tinatawag na cell leader. At sa 6 na buwan na iyon ay masasabi kong ginawa ko ang lahat ng sakripisyo bilang isang nanay sa mga tupang ipinaalaga sa akin ng Diyos. May 5 akong inaalagaan. Iba't iba ang kanilang mga karakter, ngunit masaya kami at nagkakaisa. Hindi naman sila nababawasan, ngunit hindi din sila nadadagdagan. Palagi ko silang ipinapanalangin, pinapakain at tinetext. Pero bakit ganun? Bakit pakiramdam ko walang kabuluhan ang mga ginagawa ko? Pakiramdam ko sa 6 na buwang pag-aalaga ko sa kanila ay walang nagbago, walang epekto. Gusto ko nang sumuko. Gusto ko nang itigil ang lahat ng ito at maging ordinaryong Kristiyano na lamang. Ayoko nang maging disipulo at magdisipulo. Pagod na akong maghintay sa resulta ng pagpapagal ko na kailanman ay hindi ko masisilayan. Siguro nga, nagkamali ang Diyos sa pagpili sa akin. Siguro nga. Nangangamba sa isip mo'y wala ako, ngunit di mo alam, nariyan ako sa'yo. Huwag mangamba, ako ang iyong Diyos. Manalig ka, narito ako. Magtiwala ka't manalig kang lubos. Hahawakan ka, sasamahan ka, maging panatag ka, maging panatag. Yakap ko sa'yo, ika'y hahawakan pagmamasdan. Papahirin ang luha mo upang malaman mo, nariyan ako sa'yo. Huwag mangamba, lakad, manalig kang lubos. Hahawakan ka, sasamahan ka. Bumili lang sila ng pagkain. Panatag ka, maging panatag ka. Huwag mangamba, ako ang iyong Diyos. Manalig ka, narito ako. Magtiwala ka, manalig kang
maging panatag ka. Maging panatag ka. Minsan, sa ating buhay, ang Diyos ay kumikilos sa bagay na hindi natin nalalaman. Hindi natin nakikita ang ginagawa niya dahil ang inaasahan nating pagkilos niya ay sa paraang gusto natin. Ngunit na-realize ko na, huwag ka na palang magtatanong kung may pinapagawa ang Diyos. Basta sunod na lang, hindi man natin maintindihan ang proseso, at least, sigurado na tayong mabuti ang magiging resulta nito.